kung sumahan niyo ulit ako sa work, this time pupunta naman tayo sa Cambodia. Around 9 AM nag-ready na ako pupunta sa airport at syempre hindi mawawala ang Herbalife every morning yan. Si Eddie naman kumakain pa ng red bean na binik ng auntie niya. 10 AM umalis na kami at iti-challenge ko ang sarili ko ngayon dahil ako ang magdadrive. Nakapaa muna kasi nangangapa pa ako. Nagdadrive naman ako sa Pinas kaso dito sa Malaysia sa kanan yung Manubela kaya hindi pa ako sanay at confident. At nagpaalam na ako kay Eddie, LDR na naman kami for 2 days lang naman. Ayan nga pala si Sophia, workmate ko. Duty travel ang tawag kapag ipapadala kami sa ibang bansa para mag-cover ng events. Sagot ng kumpanya ang flights at hotel kaya sobrang grateful ako. Niyakap ako ng cabin crew na nakalipad ko noon, namiss niya raw yung bonding namin sa Afghali. Pagdating sa Cambodia, nag-check-in agad kami sa hotel sharing yung room namin ngayon kasi last minute event siya pero usually may kanya-kanya kaming room. Depende sa urgency ng booking. Ito ang OOTD ko ngayon at papunta kami sa mall para maghanap ng money changer at makakainan. May bonchon din pala dito sa Cambodia. Grabe nakakamiss. Sa Malaysia kasi walang bonchon. Tapos naganap ako ng mga street food, chinalunch ako ng workmates ko na kumain ng exotic food. Sa totoo lang, hindi naman masama yung lasa. Ahas nga pala yung hawak ko. Lasang piniritong isda lang siya. Tapos pumunta na kami sa event para mag-cover. Advantage kapag maliit ka kasi madaling makasingit sa media or mga videographers. AirAsia Cambodia Ceremony and official announcement yung tawag sa event. Minsan lang to kaya nagpa-picture na ako sa pinakabatang CEO ng Cambodia. Pinuntahan rin namin yung ibang tourist destinations para gumawa ng content. Nakita ko yung flag natin dito, hindi ko lang sure kung anong ibig sabihin nito. The next day, bumalik na kami sa Kuala Lumpur. Syempre, sinundo ako ni Eddie sa airport. Ayun lang, salamat sa lahat ng positive comments. Sisikapin ko pong mag-reply isa-isa. Happy Valentine's Day!